Welcome back sa Pangkabuhayan TV. In this video, pag-usapan natin ang tungkol po sa ONO Digital Bank. Malamang marami sa inyo ang aware na po dito dahil nakikita natin ang bagong digital bank na to na nakipag-partner kay GCash through GSave. So kung mayroon kayong GCash at gusto nyong mag-save, isa sa mga available na digital bank ay yung ONO Digital Bank. Bukod kay CIMB, which is isa ding digital bank, and then si BPI na isang commercial bank, at si Maybank. Apat kasi yun yung pwede nating malagyan ng ating savings sa GSave. Pero ang video na to ay all about ONO Digital Bank. Marami akong na-encounter ng mga tanong na nakagawa na sila ng kanilang account mula sa GCash GSave. Mayroon na silang mayroon nang binigay si GSave na account number kay ONO Digital Bank. Pero yung iba, gaya ako, pagkatapos ko magkaroon ng account sa GSave, so nag-download agad ako ng app ni ONO Digital Bank. Then sinubukan kong mag-login gamit yung information, halimbawa yung cellphone number ng aking GCash, at hindi nag-succeed. Hindi ako maka-login dahil nga wala pong password na binigay. Yung cellphone number lang. Unlike po sa Maybank, ang Maybank kasi supported na sa kanilang app. Na once na mayroon ka ng account na na-create through GSave, pag nag-download ka ng app ni Maybank, tapos pwede ka na maka-login doon. Itong si ONO Bank, ONO Digital Bank, iba, hindi pa siya supported. At sa katunayan, mayroon po silang email kasi nag-email ako sa kanila, kinuha ko yung yung contacts nila doon sa app mismo, sa kanilang app kinuha ko at nag-email ako, tinanong ko si ONO Digital Bank kung bakit hindi ako makalagin doon sa app nila na mayroon naman akong account number at account na na-create doon sa GSave. So ito yung sabi ni ONO Bank support. Sabi dito, first off, thank you for choosing ONO Digital Bank as one of your financial partners. Currently, due to the system only allowing each user to maintain one ONO Ready account, if an account is already opened in GSave, then an account cannot be opened in the standalone ONO mobile app and vice versa. So kung ginawa mo yung account doon sa GSave, hindi pala siya pwedeng i-open or buksan doon sa standalone app nila or mobile app nila. Pero kung doon ka nag-create sa mobile app nila, makakalagin ka. Pero hindi mo siya pwedeng gamitin doon sa GSave account mo. Yun yung problema ngayon kasi hindi pa siya supported. Unlike po sa Maybank na pwede mong ma-access yung account mo sa kanilang standalone app or sa mobile app nila, and then sa GSave makikita mo din. Itong si ONO Digital Bank hindi pwede. Siguro sa susunod na mga update nila, kung ma-develop na nila yung may interconnection na, so pwede na mangyayari yon. Pero sa ngayon, yun yung sabi niya,
Ano yung sabi niya? The account cannot be opened in the standalone Uno mobile app and vice versa kung ang iyong account ay nagawa mo sa GSave. So, wag na nating problemahin. Marami kasi akong na encounter na mga tanong sa mga groups na bakit daw hindi sila makaka-login at paano daw mag-login. Ilang beses na nila sinubukang mag-login pero hindi pa rin maka-login. So ito na yung sagot. So ang sagot nila ni Uno Bank, Uno Digital Bank, kapag sa JSave niyo po ginawa yung account, hindi na po ma-access doon sa mobile app mismo nila. And then yung ginawa sa mobile app nila, hindi rin pwede i-access sa JSave. So separate. Tapos kung nakagawa ka na ng account sa GSave, hindi ka na pwedeng mag-create doon sa mobile app nila. Kailangan mini-maintain nila yung one account only. Kailangan only one account lang ang pwedeng mayroon ka sa kanilang system. It's either GSave or sa mobile app nila. Kaya sabi pa dito, with that, since your first account was open through GCash, you will not be able to access the standalone Uno mobile app. Once an Uno account is open in GCash, this is automatically linked to the Uno system. Hence, no need to link it manually. Oh, so naka-automatic na. Oh, na nasa system na po nila. Please rest assured that our team is already aware of this and reviewing the system for improvements to possibly allow cross-platform access. Oh, so cross-platform access pala ang tawag doon. Yung pwede ma-open sa mobile app, pwede din sa GSave. Yun yung mayroon sa Maya Bank, BPI at saka CIMB. Tanging yung Uno Digital Bank pa lang ang hindi talaga pwedeng ma-access kapag ang account mo ay na-create sa GSave, hindi pwedeng i-access sa kanilang mobile app. At sa, kung sa mobile app naman gine-create or ginawa, hindi pwedeng sa GSave. So, sa apat na option ng GSave, yung Uno Digital Bank lang ang hindi pa ganun. Hindi pa ganun siya ka-high-tech. Sa CIMB kasi maganda. Kaso lang, wala na kaming account sa CIMB. Then, sa Maybank, mayroon kami at nagustuhan ko din yun. Kaso lang, yun lang, mababa ang interest. Sa BPI naman, mababa ang interest. At mayroon pang maintaining balance na 3,000. Yun yung pangit doon kay BPI. At may problema ako sa aking GSave na BPI. Kasi hindi ko siya mabuksan. Kasi pag nag-login po ako doon sa GSave, hindi ako makapag-login. Ang sabi doon ay mayroon na daw akong account. Nag-help center na ako sa GCash pero hindi pa rin nila na-address. So wala na, hindi ko na lang nilink yung aking BPI. In a way, pwede naman tayo makatransfer ng free from BPI to GCash. Oo. Na hindi na kailangang dumaan doon sa GSave. At hindi ko na rin kailangan mag save from GCash to BPI kasi mayroon po akong direct parang yung cash flow po sa negosyo ko ay napunta palagi sa BPI. Oo. So ang ano na lang sa Maybank na lang ako. Sa Maybank. Sa kasalukuyan, ang Uno Digital Bank, mayroon po silang offer na 6.5% per annum na interest sa time deposit. So kung mayroon po kayong mga extra na funds na natutulog lang at hindi naman nagagamit sa negosyo ninyo, pwede niyo pong doon itambay kay Uno Digital Bank. Yung mga okay pa ang CIMB nila, tapos
Mayroon din silang BPI. So, diversify your savings para safe. So, yun lang siguro. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo. Sana nasagot po yung mga katanungan ninyo, lalo na yung mga mayroong account na sa Uno Digital Bank. Bakit sila hindi makalagin sa mobile app ni Uno Digital Bank? Ayun po yung sagot. So, huwag kalimutan pong mag-subscribe sa Pangkabuhayan TV. Maraming salamat po sa inyong lahat at shoutout po sa aking mga viewers. Paki-hit na lang din po pala sa aming notification bell para updated kayo sa aming mga bagong ganap dito po sa Pangkabuhayan TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you around. Paalam!